Gutom na kayo? Gutom na. So what's up mga kaibon? Ngayon ay third day ko na silang hinahand feed at gutom na sila. So papakainin natin sila. Kung gusto nyo matuto kung paano mag-hand feed, let's go! So mga kaibon, meron tayo ditong hand feed formula ng hobby ni Daddy. Ito yung ginamit ko noong nakaraan at marami pang natira. Cerelac, nahaluan ko siyang Cerelac para hindi madaling maubos. At itong maligamgam na tubig natin. So kanina mga kaibon, ay kung gaano karami yung ibon ay hand feed nyo, ganun lang din yung kutsara ng tubig na ilalagay ninyo para hindi sayang sa formula. So, gawin na natin tong formula natin para may pakain na natin sa ating mga hand feed. Haluin lang natin mga kaibon. Tapos, tansyahin lang natin yung consistency ng lapot ng ating hand feed formula. Dapat hindi malapot o hindi rin malabnaw. Yung sakto lang talaga mga kaibon. Yan. So ito kulang pa. Matubig pa siya. Dagdag pa tayo ng hand feed formula. Yan. So para sa akin pwede na tong ganitong consistency mga kaibon. Ito na yung pinakasakto para sa akin. So, bigay na natin to mga kaibon at tuturuan ko na kayo kung paano ako mag-hand feed ng aking mga inakay. So mga kaibon, nakalimutan ko pala maglagay nito. Dapat lalagay natin to dun sa tubig na part muna. So, lalagyan na natin mga kaibon. So ito mga kaibon, optional lang kung BioBird ang gusto nyong gamitin o kahit anong vitamins na gusto nyong gamitin mga kaibon ay pwedeng-pwede. So maganda kasi itong BioBird kasi ano siya, probiotic siya. Maganda siya sa digestion ng mga inakay natin para makatulong sa pagtunaw sa crop nila ng mga kinakain nila. Para maiwasan din yung mga namamatay dahil hindi natutunawan. So, haluin lang natin to. At ready na itong ipakain. Yan. So, mga kaibon, gumagamit pala ako ng tube. Kung mapapansin nyo kung gagamit kayo ng tube, ito kasi ay DIY na tube lang. Straw siya sa mga inumin, kulad ng Dutch meal. So, yung dulo nun, pag ginupit nyo, is matulis. Kaya ito, nilighter natin para hindi siya matulis, para hindi masugatan yung mga lalamunan ng mga African lovebirds natin. Yan. Tapos, pag gagawa kayo, ganyan, kapain nyo kung may matulis pa sa gilid. Dito sa akin, wala na akong nararamdaman na matulis, kaya safe na siya kung pag ipapasok natin dun sa lalamunan ng mga hand feed natin. So mga kaibon, itong unang ipapakita ko sa inyo na pag-hand feed ay ito yung paraan kapag gusto lang natin na mag-early harvest ng ating mga inakay. Yung hindi natin i-tame yung ibon. Yung papabilisin lang natin magparami ng mga African lovebirds. So mga kaibon, sa ganitong paraan is walang banding na nabubuo. At parang magiging independent din yung mga inakay natin. Parang hindi sila dependent sa atin dahil walang bonding na mabubuo kapag ganito yung klase ng pag-hand feed natin sa kanila. Sa technique na to ay walang bonding na mabubuo kaya hindi sila magiging dependent sa inyo. At mabilis silang matututong kumain ng seeds mga kaibon. So ito na, papakita ko sa inyo. So ito mga kaibon yung
hand feed na yung way na para walang banding na mabuo sa inyo. Ayan mga kaibon. So sa dami mga kaibon, tinatantya ko lang kapag ka nakita kong ganito na is hindi ko na pinipindot yung syringe. So ayan, busog na yan mga kaibon. Sa mga nagtatanong kung safe ba mga kaibon, is safe siya mga kaibon dahil ganun talaga yung ginagawa ko. Simula nung una pang nag-handfeed ako, kapag ka nag-early harvest ako, kaya mga kaibon, masasabi ko safe siya dahil di naman ako namamatayan. At sa pagpasok naman ng syringe mga kaibon, dahan-dahan lang. At tantiyahin nyo kapag pag di na nila hinaharang yung dila nila. Tsaka mga kaibon, dito sa kaliwang beak nila ipasok yung tube para dumiretso sa crop. So yun yung technique at tip ko sa inyo mga kaibon. Sa kaliwang beak, para dito sa kaliwang beak nila, para hindi sila o hindi tayo magkamali ng pasok at dumiretso sa crop nila yung formula natin. So yan mga kaibon. So, ganun din sa iba mga kaibon, early harvest ko lang talaga sila kaya ganun yung gagawin ko sa kanila. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano mag hand feed na iti-tame naman natin yung alaga natin. Kita nyo mga kaibon, diretso sa crop yung pagkain. So daan-daan lang sa pagpisil mga kaibon para hindi nabibigla yung mga alaga natin. Yan, busog na. Yan. So next naman natin mga kaibon yung isa. So ito mga kaibon yung last na pang early harvest natin. Ito is medyo maliit pa. Pero sanay naman na siya. Yan. Yan. Oh, di ba mga kaibon, pagkatapos yung pakainin, balik agad. So para lang kayong parents talaga na ibon na nagpapakain ng kanyang mga inakay. So sa ganung paraan mga kaibon, wala talagang bonding na nabubuo. At hindi magiging dependent sa inyo yung mga alaga nyo. At mabilis silang matututong mag-seeds. So, ito naman mga kaibon yung last part natin. Kung gusto nyong itim yung mga alaga nyo, ganito yung gagawin ninyo. Ito yung unang step para mapunta kayo sa walk, recall, sa mga kahit anong recall, descending, ascending, lahat ng training, ito yung magiging first step ninyo para ma-tame yung ibon ninyo. So ito mga kaibon. A few moments later. So mga kaibon, pagka i-hand feed nyo na sila, kailangan i-system nyo na sa kanila kung ano yung tawag nyo sa kanila, kung sipol o pangalan. Parang ganito. Yan, ganun mga kaibon. Tapos pakunti-kunti lang yung bigay. Ganyan. Yan, parang walk recall mga kaibon. Tapos pag lumapit, tsaka nyo bibigyan mga kaibon. Yan, konti lang mga kaibon. Yan, konti lang. Tapos ulit-ulitin nyo, maraming repetition mga kaibon para masanay siya. So ganyan mag-tame ng ibon natin. So ayun yan, lumapit mga kaibon.
pagka hindi pa naglalakad yung mga ibon nyo, isipulan nyo lang, tapos tawagin nyo sa pangalan, tapos bigyan nyo pa konti-konti. Yan mga kaibon. Sa ganyan mga kaibon, mas tumatagal yung bonding ninyo, mas tumitiba yung relasyon nyo sa ibon ninyo. Kaya mas natitim yung alaga ninyo at siya ay umaamo sa inyo. So yan yung first step para matraining nyo yung ibon nyo sa walk recall, blind recall, at saka sa free flight mga kaibon. Ganyan lang ang technique. So bonding lang naman talaga ang technique at training. So eto na yung first step nun mga kaibon. So, pakunti-kunti lang yung bigay mga kaibon. Hindi pa talaga siya masyadong lumalapit mga kaibon. Kasi bata pa siya eh. Mahina pa siya maglakad. Yan. Tsaka madulas. Yan, gusto niya sa makapit. So, yun mga kaibon. Ganun lang, kunti-kunti lang. Konti-konting bigay lang. Ganyan kapag ka iti-training nyo sila. Yan. Konti-konti lang mga kaibon. Ganyan lang mag-unfeed mga kaibon. Yan. Pagka nagkaganyan mga kaibon, punasan nyo agad. Para hindi lumalagkit yung pakiramdam nila. Yan. So yun mga kaibon, pakainin na natin to kasi early harvest lang naman to eh. Hindi naman natin siya iti-training. So yun mga kaibon, busog na siya. Yan. Yan mga kaibon. So nag-isip ako mga kaibon kung magte-tame ba ako ng ibon natin kasi meron pa tayong mga inakay sa taas. Inisip ko kung mag-handfeed tayo at kung anong pangalan, mag-suggest kayo mga kaibon. So, ayun mga kaibon, sa mga gusto mag-early harvest, ganun lang yung technique. At sa gusto mag-tame at magsimula ng training ng handfeed, ganun lang din mga kaibon. Yun na yung lahat ng details. So, kung gusto nyo makita mga kaibon kung paano mag-training, pag-isipan ko muna kung mag-handfeed ako ng African lovebirds dahil limited yung oras natin mga kaibon. So, comment kayo sa baba kung gusto nyo makita na mag-training tayo ng isang handfeed na lovebirds at mag-free flight tayo. So, comment lang mga kaibon, at kung mapipilit ako is baka gawin ko rin mga kaibon. So, akit muna tayo sa ating ibonan. So, bago pala ako umakit mga kaibon, tignan nyo yung natirang formula, napakonti lang. So, saktong-sakto lang talaga yung sukat natin, at pagka medyo malaki na silang lahat, dagdag lang tayo ng isang kutsara mga kaibon. So, akit na nga tayo para magpakain na tayo ng ating mga ibon at mag-update lang tayo ng konti para sa inyo. So, nandito na tayo sa ating ibonan at i-update ko kayo tungkol sa ating bagong pinagpapares na ibon. So, ito papakita ko sa inyo. So, ito mga kaibon, meron tayo ditong back-to-back opaline na pinagpapares. Isang bio, di ko alam kung pastel, opa, or bio clear pied na opa mga kaibon. Di ko sure, paanak ko yan. Ang parents niyan is blue par blue split opa, x par blue ewing. So nag throwback siya ng pied mga kaibon, or pastel ba yan, di ko alam kung ano. Tapos, etong isa is yung hinanfeed natin nung nakaraan. Hindi ko alam kung nakita nyo na sa video natin. Kung napanood nyo yung vlog na yon, alam nyo yan mga kaibon. Yan yung nabili natin na tatlong hand feed. Kasama yung opaline na yan. So, nag-cock siya. And pinaris natin siya sa 6-link opaline na bio pastel or bio clear pied na opa. So, kakasalang lang natin sa kanila nung isang araw. And yung nest box nila may takip pa. Pinagpapares pa lang natin. Wala pa silang banded o banding na gaganap. So, wala kasi tayong sanga kaya hindi natin mabigyan para mapabilis yung pagbabanding nila. So, pag nagkaroon tayo, bibigyan natin yan agad ng
Isa nga mga kahibon. So meron din tayong pinagpaparis dito na Far Blue Split Opa Post Pale Fallow mga kahibon. And tong hen is Far Blue Ewing Sure Split Pale Fallow. So tong hen na to wala tong maparisan kasi napakatapang. So nilagay natin sila sa neutral cage. Di pa rin sila nag babanding mga kaibon kasi napakatapang. Buti hindi nga niya inaaway to o ginugulpi talaga yung cock. So sana magpares na sila kasi sayang naman sure split pale fallow na tong hen natin na Ewing. Kaya di natin siya maswap eh kasi maganda Far Blue Ewing sure split pale fallow. So yan yung pinagpapares natin mga kaibon. O dito naman mga kaibon sa ating mga foster parents. Tingnan, check naman natin. Yeah. Ayun, tatlo na yung pisa mga kaibon. So pwede tayo diyang kumuha ng hand feed kapag ka nabuo yung desisyon ko na mag-training, mag-recall at mag-free flight mga kaibon. So comment nyo mga kaibon kung gusto nyo makita ng mga hand feed training para makapag free flight. Comment lang kayo sa baba mga kaibon. Kasi mga kaibon is limited oras natin dahil may klase nga tayo. O dito naman pwede rin din tayo kumuha ng mga pang free flight natin. Yan. So buti dito mga kaibon is hindi nahihirapan yung parents nila na magsubo kahit sobrang init. Eh yung opaline natin nahihirapan yung nagsusubo sa kanila kaya ay non-feed natin. So pwede tayo dito kumuha ng pang training pang hand-feed. So comment kayo mga kaibon kung gusto nyo akong makitang mag training ng mga hand-feed na African lovebirds. So dito naman sa loob mga kaibon yung ito yung pair na may anak na Violet Fisher na akala natin opaline. Na babaklasin dapat natin tong pair na to pagbaba ng inakay. So hindi pa bumababa yung inakay is meron lang ganito. Ayan, may itlog na mga kaibon. So pababa pa lang tong inakay oh. So hindi natin muna to babaklasin dahil sayang naman. Dahil split opaline tong. Ano natin baka maglabas na to ng opaline. Sayang naman kung alisin natin yung itlog nito. So di pa naman na nililimliman yung itlog. Baka pag di nila nililimliman. Kasi madalas sa labas eh. Pag di nila nililimliman, babaklasin na natin at ipapares na natin yung blue opaline mga kaibon. So ito pala yung blue opaline. Yung nandito. Sila yung nandito dati, di ba mga kaibon? So dito na yung blue opaline natin. Yan. Yung papares natin dun. So mga kaibon, meron na rin tayo ditong good news sa split pale fallow natin dito sa baba. Meron na silang itlog. At di ko muna sisilipin dahil basal sila. Kasi baka ma-stress. Nung una kasi sinilip ko, akala ko walang itlog. Ang tagal nilang pumasok ulit sa nest box. Kaya di ko muna sila sisilipin mga kaibon. Kaya yun lang mga so, kaibon. So yun mga kaibon. Sana nagustuhan nyo at natuto kayo sa pag-handfeed ng African lovebirds. So, alagaan nyo yung mga hand feed nyo ng maigi at pag iti-training nyo, ingatan nyo mga kaibon dahil step by step muna, wag natin biglain dahil mga kaibon may chance na mawala pagka gusto natin agad free flight. Dapat kumpletuhin natin yung step, walk, recall, banding, tapos descending, ascending, recall, blind recall. Dapat makumpleto nyo yun mga kaibon bago nyo i-free flight dito. At dapat nag-outdoor muna pala kayo bago free flight dahil ibang environment 'yon mga kaibon. Mabibigla 'yon,
iba yung nakikita niya. Maraming puno, maraming ibon, maraming distraction. So, dahan-dahan tayo sa pag-hand feed at pag-free flight ng ibon. So, kung gusto nyo nga ako makita kung paano mag-training ng hand feed, comment nyo sa baba. Baka gawin din natin dahil nami-miss ko na rin mag-training ng mga hand feed na ibon. So, ayun lang mga kaibon sa ating video ngayon. Maraming salamat sa sumusuporta. Road to 1K subscribers tayo mga kaibon. Soon ay 100K subscribers. Maraming salamat mga kaibon. Peace.